tanghali, victory. Minsan pa, tayo po ay nandito po sa ating midday prayer. At ang text, ang ating babasahin po ngayon ay makikita po natin sa Hebrews 10:23. Ito po ang sinasabi. Let us hold fast the confession of our faith without wavering. For he who promised is faithful. Let's hold fast. Let's hold fast the confession of our hope. Our hope should also be confessed. Kinoconfess din po ang pag-asa. Hindi lamang po ito iniisip. May mga sandali po na minsan nagwe-waver tayo, pero kung ating iko-confess ang pag-asa po natin, darating yung sandali. Dahil sinabi ng Panginoon, ang ating Panginoon ay parati po siyang faithful, tapat po siya parati na kanyang gagawin, ang kanyang mga ipinangako sa atin. Now, ta-clarify ko lang po yung kaibahan ng hope sa faith. Actually, hope is, it's also a kind of faith. Actually, hope is faith extended time-wise. Kapag medyo tumagal na, ang kakailanganin na po natin doon ay pag-asa. Para pong ganito, kapag sumakit ang ulo ng isang tao, hindi siya mag-hope, hindi niya sasabing darating din ang sandali na mawawala sa akin ang sakit ng ulo ko. Hindi, syempre, ang kakailanganin niya doon, pananampalataya. Dahil nung oras na yon, kailangan niyang mawala. Kailangan mawala yung kanyang sakit ng ulo. Pero kung ang isang bagay ay nagtatagal, isang bagay na hindi natin tingin natin na hindi magandang bagay, at ito'y nagtatagal pa rin, mangangailangan ito ng hope, ng pag-asa sa part natin. Doon natin sasabihin na darating ang sandali, nagtitiwala ako sa Panginoon, mawawala rin itong bagay na ito. So yun po ang kaibang tulad po ng isang babaeng naghintay ng more than 20 years at hindi po siya tumigil sa kapapanampalataya at pag-asa na siya'y magkakaroon ng anak. At dumating sandali, after 20 plus years, silang mag-asawa ay nagkaroon ng anak. Sa amin naman po, kami po'y madalas lumilipat ng bahay. Siguro mga 15 times kaming lumipat ng bahay. Pero sa bahay na pinupuntahan po namin, ginagawa po ni baby noon, inaayos niya ang mga bahay na parang mga bahay din namin. Kasi po yung pag-asa po namin na darating ang sandali magkakaroon kami sariling bahay, ginagawa po namin noon. Pag-araw, namamasyal po kami o lumilibot po kami doon sa village kung saan man po kami naroon at tinitingnan namin yung mga bahay. Sinasabi namin, oh, maganda tong bahay na ito. Oh, ito, maganda to. At may biruan nga namin noon na, oh yan, bilhin na natin. Sasabihin ko naman, eh, wag na muna kasi sarado na bangko. Paggabi naman, lumalabas din kami at naglalakad din kami sa village. Tinitingnan naman namin, sumisilip kami sa mga bahay-bahay. Kung ano yung itsura ng ng loob at doon pinag-usapan namin maganda tong bahay na to, maganda to, hanggang dumating din yung sandali na sabi ko sa kanya, dahil wala naman po talaga kaming bahay, hindi po namin may edad na rin po kami, hindi na rin ako makapag-loan, pero sabi ko sa kanya, tinanong ko siya, baby, gusto mo pa bang magkaroon ng bahay? Sabi niya sa akin, dad, gusto kong magkaroon ng sariling bahay. So patuloy kaming humawak, magkakaroon kami ng bahay. Kahit hindi kami makapag-load, di namin alam kung paano. At dumating po ang sandali, napakabuti po ng Panginoon, na yung biruan namin noon, biru-biru lang, pero sa loob namin, naniniwala po kami, nagtitiwala kami, nabibigyan po kami ng Panginoon ng bahay. Kapuri-puri po ang ating Panginoon, na binigyan niya kami ng bahay. At bahay na gusto po namin. Bahay na pwede niyang ayusin. Hindi man po kalakihan, hindi man po kagandahan, pero isang bagay na satisfied po kami. At yun po nagagawa ng pag-asa. Kung meron man po tayo mga bagay na hinihintay at parang nagtatagal, parang hindi pa dumarating sa ating buhay, huwag po natin kalilimutan. Ang Diyos ay may mga pangako. Kunin po natin ang pangako ng Diyos. Huwag tayong bumitaw. Sabi po rito, tuloy natin itong i-confess. Sabihin at sabihin natin ito. Dahil kapag kinukonfess po natin ang bagay na pinaniniwalaan natin, lalo pong lumalakas yung paniniwala natin doon.
Mahal sabihin ng ibang tao, parang imposible namang makakuha mo yan. Huwag tayong bibigay. Dahil merong Diyos na tapat. Diyos na kailanman hindi nagsisinungaling. Ang inilagay niya sa inyong puso. Huwag na huwag niyong hahayaang mawala, makuha ng pagdududa o kawalan ng pagtitiwala, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pag-asa. Maraming maraming pong salamat. Tayo manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Lord, sa mga taong narito nakikinig ng iyong salita, meron sa kanila naniniwala, nananampalataya, Panginoon. Pero maaring nasa sinasabi nila sa kanilang isip o merong pumapasok sa kanilang isip na mangyayari pa ba ito? Parang hindi na. Parang wala nang pag-asang mangyari ito. Panginoon, kung ikaw ang naglagay niyan sa aming puso, Panginoon, ang gagawin lang namin, amin itong patuloy na sasabihin at pagtitiwalaan ka namin dahil sa tamang panahon, makukuha po namin, Panginoon, matatanggap namin ang mga bagay na iyong pong pinangako. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon naman po, tayo po ay dadako sa ating prayer para po sa missions natin sa iba't ibang bansa. Dito po sa Genesis 50:20, sabi po rito, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring about that many people be kept alive as they are today." Ang layunin ng kaaway ay sumira, ngunit ang layunin ng Diyos ay gumawa ng mabuti. At kahit ang mga ginagawa ng kaaway ay kayang gawin ng Diyos, kayang ipaikuti ng Diyos upang tayo ay makaranas ng kabutihan na galing sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Dinideklara po namin, Diyos, na ito bagay na nararanasan namin, ito, Panginoon, ay pansamantala lang at alam po namin magiging maayos ang lahat. Kahit po ngayon, Panginoon, sa mga oras na to, alam namin, Diyos, na napakaganda na ng iyong ginagawa. Maaaring hindi po namin ito makita, pero maraming mga bagay kang ginagawa na napakaganda, magaganda. At isang sandali, magugulat ang mundo, magugulat kami, Panginoon, dahil pagkatapos ng lahat ng ito, ang makikita po namin ang iyong kaluwalhatian. And the world will glorify you, God, because you will show forth your glory. We will show forth, Lord God, the kind of God you are. Kahit po kami mga mananampalataya, titingnan ka namin, Panginoon, na isang Diyos na napakabuti at alam na alam mo talaga ang ginagawa. So, dinideklara po namin na at the end of the day, ang lahat ng ito, Panginoon, ay magiging dahilan upang ikaw ay maluwalhati. Salamat po, Panginoon. Pinapanalangin din po namin ang aming mga misyonari sa iba't ibang bansa. Lord, we pray for their protection, Lord God. Lord, you promise that you will be with us. You will be with them even to the end of age. Lord, you promise that your angels will be so charged concerning each one of them, Lord God. Lord, thousands upon thousands of angels so that they may be kept in safety always, God. Father, thank you for that protection that you have promised. We can always declare it, Lord God, because you promise you will do so. Lord, we pray as well for their provision. Thank you so much for the people, Lord God, that you have used, you have been using. Lord, thank you for touching the hearts of men, Lord God, so that the missionaries will be provided, that their needs will be provided for. Thank you that you have been doing so, God. Thank you that you will always cause your missionaries, Lord God, to have even more than enough so that they may be able to do your very will, that is to spread the gospel all over the world. Thank you, Lord. Lord, we pray as well for the fruitfulness. Thank you, because we believe, Lord God, that they will be fruitful. Lord, we pray that they may be fruitful, more fruitful, Lord God, than they've ever been. Lord, this we declare in the name of Jesus. Pinapanalangin namin ito, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sana po ang
kayo ay magpatuloy sa paglilingkod at pananalangin sa ating Diyos na buhay. God bless you.